Yan mga katrops, good morning ng good morning dyan. So, maulan ngayon mga katrops. Medyo hindi magandang panahon ngayon. So yung guest natin mga katrops, nababa na natin. Galing po yun ng ano, ng airport. Sumaga tayo kanina. So, wala talaga ito. Kala ko, wala ng ulan mga katrops. So, medyo ano ngayon, parang low pressure. So kahapon mga katrops, ay kagabi pala mga katrops, naisundo ako kahapon sa ano, sa airport ng bandang alas 6. Tapos yun nga yung batchmate ko nga mga katrops, yung nagpabook sa akin na 1 week pa yon. Dating din niya alas 8 kahapon ng gabi. Tapos may isang sundo ako alas 6. Eh ang nangyari nito mga katrops, nang dahil nga sa ulan, ang lakas ng ulan mga bandang alas 5 ng hapon. So, ang nangyari kahapon mga katrops, muhos nga yung ulan ng mga bandang alas 5. Yun, nagkaroon ng delay yung ano nila, flight. Yung sundo ko ng alas 6. Kasi tinignan namin sa radars ng ano, aeroplano. 5 sila magkasabay palapag. Kaya, nag-ano sila. Naghintay pa sila ng hindi marangan yung ano, ng paglapag nila, kaya lumikot-ikot sila. So nakalapag sila kahapon mga katrops, mga ano na 6:20, mga 6:30 na yun mga katrops. Yan yung kasagsagan ng lakas ng ulan mga katrops. Grabe talaga yung ulan na yun. Pinaim ko yung batchmate ko kasi nandun pa siya sa bandang ano, Tacloban. Sinabi ko na ang lakas ng ulan dito, nagkaroon na ng baha doon pa sa may bandang terminal to. So nung nabasa niya yung ano mga katrops, yung text ko sa kanya, sabi niya oo nga, malakas nga daw yung ulan dyan sa Maynila, kaya delay yung flight nila. So ang dating sana yung batchmate ko ng alas 8 ng gabi, ang nangyari kasi na delay, ang dating nila dito mga katrops alas 11 na. Alas 11 na ng gabi. Eh ngayon nang nahatid ko na yung guest ko, yun nga, dun ko nalaman ang baha nga, ano mga katrops, baha sa terminal to, tapos pagdating mo dito sa may pagbaba ka na Skyway, exit ka ng Magallanes, grabe pala din yung baha dyan mga katrops. So, kaya doon nagka, ano ng traffic. Tapos piniim ko yun ulit yung ano ko, yung batchmate ko, na sabi ko sa kanya ang traffic dito sa Makati pagbalik ng airport, kasi dyan pa lang sa may Magallanes paakyat ka ulit ng Skyway, antindi ng traffic kasi nadaanan ko, kasi yung hatid ko dito lang sa may bandang Makati rin. Sabi ko sa kanya, piniim ko na meet yung ano mo dyan, alas 11 na yung dating mo, siguro malamang yan, alas 11 na yan, kasi ang daming ang aeroplano nakatambay sa ano lang, nag-ikot-ikot ang sila rin dahil nga sa lakas ng ulan. Tapos ayon,
Sabi niya, ang dating namin, mate, yung ano, mga 10:30 daw. Sabi niya sa akin, kasi nga yung dealing, yung ano nila, sabi ko, pag 10:30 ang dating mo dito sa Maynila, malamang ang lapag niyo diyan mga ilibi na. Kasi nang dahil ngayon sa ano, ulan. Piniim ko nilang siya ulit kasi hindi na ko rin makuha sa oras yung mga ganon. Kasi may hatid ako ng alas 5 ng umaga sa airport. Eh sabi ko sa kanya namit, alanganin ako sa oras. Kasi ang dating nyo 10:30, malamang alas 11 na yan. Tapos ihatid pa kita sa Cavite. Estimate lang natin kasi nga traffic ka alauna 1:30 iuwi pa ako ng bahay ng ano, makarating ako doon sa bahay, estimate din ko mga 2 oras kasi dito ako sa may bandang Kainta. So wala na, pagdating ko sa bahay aalis na naman ako ulit kasi yung biyahe ko alas 5 na naman ulit pa airport. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na hindi na makaya sa oras kasi maaga ako. Kaya ayun, pinihim ko lang siya. Hingi na lang ako sa kanya ng pasensya kasi yun nga, eh hindi man naman natin alam na ganun ang mangyari nang dahil nga sa ulan kahapon. Kaya ayun, hindi ko na naman siya na ano, na sundo sa airport. Kaya na-outload na naman yung ano, 1 week pa yun siya nagpabooking nang dahil nga din sa weather nga. Wala rin. So, ayun ang ano mga katrops. So, batchmate ko dyan na pagpasinsyahan nyo na. Dahil nga sa weather ng kahapon, ganun ang nangyayari. Kaya, mag-book na lang ulit sunod. Baka, ano na talaga. Di na ma-cancel yung mga ano, schedule. Kaya ayun, naintindihan naman niya yung sa side ko. Kaya salamat din ako sa batchmate ko. Kaya nag-PM siya sa akin ng mga bandang 11:30. Siguro na sa airport na yon. Nakatulog na ako, nabasa ko yung chat niya sa akin. Yun nga, paalis na rin ako sa bahay. Sa biyahe na ako. Kaya tinat ko na lang din siya ulit kanina na nakatulog na ako sa ano, nang nagtat siya sa akin. Siguro dumating niya yun mga 11:30 na yun nakalapag yung aeroplano. Kasi nagtanong siya sa akin kung nandyan pa ba ako eh. Kaya ayun, wala talaga, hindi talaga maabol sa oras. Kaya hirap. Siguro kung wala yun sa panahon kagabi, pakukuha natin yun kasi nakababa yung guest ko kahapon ng alas 6, mga 7:30. So, mga 30 minutes. Yan doon ako sa airport, tapos ang dating nila alas 8. Pagdating ko doon sa airport, alas 8, mga 30 minutes din palabas sila. 20 to 30 minutes. Sakto lang sana. Eh, wala. Nanon ang nangyari kahapon mga katrops. Kaya yon yung guess nating pangalawang pick up din natuloy na ano natin ang dahil sa lakas ng ulan. Kaya yan mga katrops. Hanggang dito na lang yung ano natin mga katrops kasi kape muna tayo. Mayroong tindahan dyan sa unahan. Sarap magkape ngayon kasi maulan-ulan. Saka wala pa kayong ano ngayon, yung mga nilagang ano, mga sabaw-sabaw na ulam. Kaya kape muna tayo at saka tinapay. Okay mga katrops, ingat-ingat po tayo ngayon sa biyahe dahil maulan, madulas yung kalsada. At saka medyo may katrapikan ngayon pero sana hindi naman ang dahil sa ulan. Okay mga katrops, maraming salamat and God bless ating lahat. Bye-bye!